Okay guys, good morning. Welcome po sa aking YouTube channel. So, today's video po ay i-share ko po sa inyo kung paano gagawin yung pop sleeve. So, meron po tayong tutorial ngayon sa pop sleeve. So, ito po yung pinaka-sample natin. So, ang pagbabasehan po natin dito ay itong cut na to. So, yung pop sleeve niya, ayan, magiging hanggang dito po siya, ha? Sa siko. Ayan. So, ang size po nito, ang magiging size po nito, isusukatin natin yan simula dito sa dulo. Paganyan. So, ito po, 9.5. Times 2 po ay di magiging 19. So, 19 po yon. 19 ang sleeves niya, ay ang ano niya, armhole. So, ang gagawin natin, ito, dodoblehin natin ganyan. Yan. Ang gagawin niyo po, para po makuha po natin yung pagkat ng ganon, ay mag ano po tayo, kasi ang gagawin natin pop sleeve, so yung 19 dadagdag po tayo ng 3 inches, so 20, ayan, 20 to 20, ayan. So pag nakalagay siya sa 10, magiging 20, so i-adjust natin, ayan. Okay. So, ito po, ang mayayari niyan, 20 po yung pinaka-armhole niya. 9.5, diba? Yan. 20, ang gagawin nyo muna po, bababa kayo dito. Guhit po kayo ng 4 inches pababa, o kaya 3.5. Simula dito sa baba, ang mayayari niyan, bilang muna po kayo ng 20. O, yan. So, lalagyan dito ng mark. Okay? So, pag hindi po kayo masyado marunong gumawa ng sleeves, gagawin nyo muna, mag-mark po kayo dito. Ayan. Mas paganda guhitan nyo po kung hindi po kayo masyadong sanay. Okay. Ayan. And then, pagka naguhit nyo na po yan, ang gagawin nyo po, bababa po kayo ng 4 inches. Dito. 4 inches po ang baba nyo. Yan. So, pag bumaba ka na nyan, ang gagawin mo nyan, para makuha nyo po yung curve, paganyan po siya. O. Meron kayo ditong allowance na 1/2 inch. 1/2 inch allowance, lalagyan mo siya dito. Ayan, ha? 1/2 inch allowance po. Tapos, gagawin mo nyan, para makuha nyo po yung curve niya. Ayan. 20. Tapos, paganyan. O, yun. Dito ka sa... Ayan. Pwede mo at lagyan ng, ano, lagyan ng allowance, gawin mong... O, ayan. So, ganyan po yung pinaka, ano niya, curve niya. Ayan, nakikita niyo po. So, ganyan po yung curve ng pinaka... Ayan. Oh, wag masyadong curve. Itapat nyo lang po dito. Itatapat lang. Ayan. Nakikita po ba? Ayan. Paganyan. Oh, tapat nyo lang po dyan. So, dito, gaganyan kayo. Okay, ganyan po siya. So, yung mangyayari, mga guys, ganyan siya. Oh, ganyan, parang letter S. So, ngayon, ang gagawin nyo po, guguhitan nyo dito kung saan siya tumapat. Ayan. So, ayan po yung pinaka guhit niya.
Ayan ha. So, lagyan nyo na po dito ng tanda. Paganyan. Guhit-guhitan nyo na rin po ito. Okay. So, napansin nyo po, may guhit na po siya. Ayan po yung guhit. Oh. Okay. So, ganyan lang po magawa ng sleeves. And then, ang sukat kasi, ang sukat ko kasi dito, simula dito sa may shoulder ko, hanggang, ang gagawin nyo, sukatin nyo yung sa may shoulder, yung sa may buto po, simula sa siko. So, ako, sinukat ko kasi yan dah. 13 po or 12, pwede na. Kasi sa 13, kakain pa siya dito, tapos magtutupi pa kayo dito. So, pwede po kayong mag 13 kasi para 13 or 12, pwede. Ayan, baba tayo ng konti. Ayan. Ang gagawin nyo na lang po ay 12. Pwede rin yung 12. Medyo mahaba na po yun. Ayan. Simula dito sa may guhit, gagawin nyo pong 12 or 13. So, 13 na lang. Ayan. Guhit natin dito. Ayan. And then, ang gagawin mo nyan, guguhitan mo yan dito, guys. Okay. So, yan. Cut and sew po tayo ng tawag dito. And then, now, ang gagawin nyo po, kasi ito, ano lang to, tag dito, yung elastic. So, ngayon po, ito po yung sa muscle. Kukuha po kayo dito ng size. Yan. So, yung size po ay 11. 11 po siya yung size ko dito. Ayan, yung muscle. So, ang gawin nyo, kung 11 siya, i-divide nyo yan. 11 divide, pag ganun po ha. Oh. 11. So, ang mangyayari nyan, 5 and a half. So, 6 na lang kamo. O yan. Ngayon po, kasi 6 siya, 12 na lang kamo. Yan. Kasi elastic po siya. Dahil elastic siya, mag-a-add po tayo dito ng 3. Or 2. Dito. Mag-a-add po tayo ng 3 or 2. Ganon. 2 inches na lang pwede. Para may curve. O kaya 2 and a half. Yan. Ayan ha. So, ganyan po siya. Pwede po kayo mag-add ng... Okay. Now, guys, ang gagawin natin ay ikakat na natin yan. So, ang gagawin natin, cut natin yan. Dito sa ano na yan, dito mismo kayo sa buhet. Dito naman, pag dito na po sa taas, mag-allowance po kayo ng half inch. Okay? Ayan. So, dito mismo kayo magkakat sa guhit. Pwede naman lagyan din ng allowance, ha? Ayan. Okay. So, ito na po yung ating puff sleeve. Now, ang gagawin po natin, kasi, di ba, ito yung pinaka, ito po yung tatahian nyo, ito po yung pinaka harap niya. So, para hindi po siya, para maganda po yung pinaka ano niya, babawasan nyo pa dito ng konti. So, mag-a-adjust pa kayo dito ng 1 inch. Sukat po kayo dito ng half inch or 1 inch, half inch, ganyan. Babawasan nyo pa siya ng konti po. Para pagka tumayo yan dun sa ano, maganda po yung tayo niya. Paano talaga siya. Okay. So, may curves siya. Ay, may hugis. O, yan. So, dito, ang mangyayari niya, gugupitin niya po ito. Okay. So,
pag tinahi po natin ito, ang gagawin natin, umpisahan natin dito, tapos ito na siya. So ngayon, ito, dalawa na po siya, ganyan na po siya. So ngayon po, ang gagawin po natin, para malalaman natin kung alin dito yung front, kung alin po yung front at saka yung back. So ang gagawin ninyo, ikakat nyo po ng konti ito. Babawasan nyo po itong cut nito. Medyo magbabawas po kayo dito. Dito lang ha, konti lang. Para makita nyo po kung alin po yung front niya. O, yan. Yan kasi yung sabi ng ano ko, ng mentor. So, ang gagawin niya po, okay. So, napansin niyo po dito, hindi siya pantay. Ayan. I-cut niyo ng kaunti ito para ito po yung front niya. Para pag nagkabit kayo, pwede niyo rin lagyan ng ganito. X, ganon. So, lagyan din dito sa kabila. X. Yan. Yan yung front. Ibig po sabihin, ito po yung front niya. Yan po. So, ngayon, ang gagawin natin, tatahiin na po natin itong sleeves na yan. Okay. So, ayan po siya. Okay, guys. So, gagawin nyo, dapat kung ano po yung kulay ng tela, yun din po yung kulay na sinulid nyo. Para mas maganda po yung outcome niya. So, mas maganda kasi yung magiging outcome pagka ganyan. Okay? So, papalitan po natin yung sinulid. Tapos, ituturo ko po sa inyo kung paano gagawin yung anong tawag dyan? Pop sleeve. Okay. So, yung pop sleeve natin, super dali lang po. Ayan. So, kung medyo nahihirapan po kayo, i-try nyo po itong video na ito. And then, mag-subscribe na po, mga mami. Subscribe nyo na rin po ang ating channel para sa ibang mga updated na video natin. Ayan. So, halos weekly naman po ay nag-update po ako ng video. Kaso lang nga po, iniisa-isa ko lang po kasi hindi ho maganda yung sobrang sabay-sabay. Mas maganda ho yung paisa-isa ang pag ano nyo. At least po ay makikita nyo po mabuti kung ano po yung maganda. So, ayan po. So, dito sa ating mga sizes na ito, isang size lang po itong mga ito ha. Pang-adults po ito. Pang-adults po yung ano na to, size na to, ha, guys? Okay. Aha. O, yan. So, ngayon, ang gagawin nyo muna po, mga mommy and daddy, gagawin nyo muna po, eto. Itutupi muna natin yan. So, lalagyan muna po natin ng tupi dito. Elastic kasi ito eh. Gagawin nyo, tupi muna ng maliit na maliit na maliit. Ayan. Tupi muna po ng maliit na maliit. Ganyan mga mami. Tupi-tupi mo ng maliit na maliit. Okay. So, ayan. Tapos, ang gawin nyo, dodoblehin nyo yan. Doblehin nyo yung tahi. Ayan. Parang nag-ano lang kayo, dilyo. Parang padilyo lang. Parang padilyo lang ganyan. Okay. So, turo ko lang po sa inyo ha, para sa susunod po na video natin,
ituro ko po sa inyo kung paano niyo ikakabit yun sa armhole. So, ito muna po. Now, dahil tapos na po ito, ibabak nyo na po. Ang gagawin nyo, papalitan nyo po ng elastic yung sa ilalim. So, meron na tayong reding elastic dito. At yung mga nagtatanong kung paano po ikabit tong elastic, ang gagawin nyo lang po ay kamay. Pakamay po yan, ha? Hindi po pwede dito, hindi pwede dito sa, ano, kamay po, pa ganyan, oh. Lalagay nyo po pa ganyan, pakamay po. Kamay po ang maglalagay nito. So, ngayon, kabit nyo na po dyan. Ayan. And then, pasok dito. Okay. Oh. Ayan. So, mayroon na po tayong, ano. Now, ang gagawin nyo, mag-ano po kayo dito, malaki? Mga 3/4 inch po. O kaya 1 inch. Dito po kasi mayroon po nakalagay dito na 1/4, may 1/2 inch, may 3/4. So, dito, gagawin natin dito sa 3/4 siya. Ganyan. I-ano nyo po dito sa size niya. Okay. So, ito na po yung ating pop sleeve. Now, dodoblehin po natin para maganda po yung lapat sa braso. Gagawin natin dalawa. Ito, i-ano nyo lang po na ganyan. Oh, yung edge niya, yung edge nito dito sa may mismong tinahin nyo kanina. Okay, hilahin nyo lang po pa ganyan para magpapantay po siya. Okay! So, ito na po yung ating pop sleeve. Oh, di ba? Ang bilis lang. Now, ang gagawin niyo po, ito. Aileen! Ayan ha, guys. And then, tanggalin uli natin itong ating tag dito. Garter, yung ating elastic garter. Papalitan naman natin nung regular na sinulid. So, ganyan lang po. Now, ang gagawin po natin, okay. So, ayaw ko umano. Eh, buhay. Nakikita nyo po ba, guys? So, gagawin po natin. Yan. Now, ang gagawin nyo po, mga mommy and daddy, pagpantayin nyo pong ganyan, tapos yan, magtatahi po kayo dito ng 1/2 inch. Ayan, 1/2 inch po yan. Yan, para yung ano nya, yung cut nya magiging diretso. Oh. Yan, i-reverse nyo din po dito sa ilalim, ha, ay sa unang tahi nyo. Okay. So, ganyan lang, guys. Ito, tapos na po yung ating sleeves. O, yan. Different sleeve. Okay. So, ayan na. O. Kapag sinukat niya yan, ito na po yung mangyayari. Ganyan po siya. Okay? So, ayan na, guys, yung ating sleeves. Okay. So, thank you for watching po. Hanggang sa susunod po uli. So, sa susunod po na video natin, ay ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po ito ikakabit doon sa kanyang mismong